Magandang oras sa sambayan ng Pilipinas. Ito ay part 2 video tungkol sa 350,000 metric tons na mga gold bars na nawawala sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang video na magpapatunay na totoo ang mga bilang ng gold bars na yon. 400,000 metric tons ay nawawala sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito ang video na magpapatunay na totoo ang mga ito. Noong panahon ni Marcos, ang pananalapi ng Pilipinas na tinatawag na ang bagong lipunan or ABL money ay mas matibay pa kaysa sa US dollars dahil backup ito ng 400,000 metrikong toneladang ginto. Ang mga pera ay inimprenta sa London kung saan naka-insured din noon ang mga gintong ito sa pamamagitan ng Lloyd's of London. Subalit dahil sa pagkawala ng gobyerno sa kontrol ni Marcos, nahadlangan ang planong ito na magdadala sana sa Pilipinas bilang isang first world country. Ito ang naging huling pako sa kabaong ng ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dito, umatras muli ang ating bansa pabalik sa pagiging third world country sa ilalim ng kontrol ng mga Rothschild, ang namumuno sa international banking cartel na kumukontrol ng ekonomiya ng maraming mga bansa sa buong mundo dahil sa kanilang international banking system kung saan kontrolado nila ang mga central banks ng bawat nasyon. Sa mga nagsasabing hindi raw totoo ang 400,000 metric tons of gold, ito ang sabi ni Hilarion Larry Hinares, ang National Economic Advisor ng Macapagal Administration, sa kanyang kolumn na Make My Day sa Inquirer. At that time, I was appointed chairman of the Gold Commission, inspected three sites in Metro Manila where the gold was stored. The highest authority told me that the gold amounted to 400,000 metric tons. One metric ton of gold is equal to 32.151 troy ounces, is worth at $400 per ounce, or $12,860,400. Multiply 400,000 tons of gold, we get $144,160,000,000. This gold can transform this country into a prosperous and powerful nation with the right kind of leaders. But I don't trust the Cory government. I do not trust her economic advisors, the Council of Trent, who will only steal the gold for themselves. I do not trust the Americans who need our gold to save their floundering economy. Pero bakit nga ba galit na galit si Cory Aquino kay Pangulong Marcos? Ang totoo, di naman, kundi siya ay ginamit din ng mga elitista para magalit ang mga Pilipino kay Marcos. Sinabi ni Cory sa harap ni Kit Tatad, "Let the Filipino people suffer so they will hate Marcos." Ayaw ipagamit ni Cory ang mga pera ni Marcos na nagkakahalaga ng trilyon para sa taong bayan. Pinademonetize niya ang bagong lipunan currency ni Marcos na backup ng mga ginto at imbis na pakinabangan ito ay pinagamit ito sa international bankers para makautang ang gobyerno. Nagkakahalaga ito ng 6.4 trilyong piso. Minalit niya ang Bataan Nuclear Power Plant ng Marcos Administration upang hindi ito mabuksan at magamit. Tapos na ito at fully paid na ito ni Marcos. Subalit dahil ang proyektong ito ay hindi pinabuksan ni Cory, kinasuhan ng Westinghouse ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa breach of contract, dahil ang mga taga-Westinghouse ang mag-ooperate sana ng plantang ito. Ang kapaliwang ito ni Cory ang dahilan kung bakit 2 bilyong dolyar ang naging penalty ng gobyerno ng Pilipinas sa kanila. Mula February 28, 1986 hanggang July 26, 1987, sa loob lang ng 1 taon at 7 buwan, na-sequester ng PCGG at naibenta ang mahigit 800 business companies na itinayo ni Pangulong Marcos at ng kanyang mga kasosyo tulad ng Philippine Airlines, Philippine Long Distance Telephone at Meralco sa mga kamag-anak at kaibigan ni Cory tulad ng mga Kuwangko, Kino at iba pang mga kaibigan nilang oligarko sa mas mababang halaga. Ang mga ospital ng gobyerno, LRT, MRT, ang iba pang mga geothermal power plants, ang PNOC, mga radio and TV stations na ipinundar at itinayo ni Pangulong Marcos ay isinapribado at ibinenta rin sa mga cronies ng mga Aquino. Hindi lang yan, sinequester din ng PCGG ang mga cash stocks at mga real estate properties ng mga Marcos tulad ng mga condominium, apartments, mga bahay, mga eroplano at mga barko. At ito'y bigla nilang naglaho at naibenta ng mura sa mga kaibigan ni Cory. Mga assets ni Pangulong Marcos na ipinunda sa pamamagitan ng mga interes na kinita ng kanyang mga gold investments para mapakinabangan ng mamamayan. Sino ngayon ang totoong magnanakaw? Ang demolition job na ito ng mag-inang Aquino, si Cory at Noynoy laban kay Pangulong Marcos at sa kanyang pamilya ay masyadong matindi. Dahil sa galit nila sa mga Marcos,
wala na silang pakialam kung anong magiging mga collateral damage nito, kung saan ang tinamaan ng gusto ay ang sambayan ng Pilipino. Una, nawasak ang ekonomiya ng Pilipinas. Pangalawa, bumagsak ang moral ng mga tao sa gobyerno dahil kanya-kanyang nakawan at korupsyon ang pinagagawa, lalo na ng mga aliporis ni Cory sa PCGG. At pangatlo, patinding kahirapan ang naranasan ng mga Pilipino. Ano ang Pilipinas noon bago nagkaroon ng PCGG ni Cory Aquino? Sa loob ng 20 taong panunungkulan ni Pangulong Marcos, ang Pilipinas ay naging pangalawa sa pinakamaunlad na bansa kasunod ng Japan. Ang Japan ay nanatili sa kalagayan nito, subalit ang Pilipinas ngayon ay pumapangalawa na sa ilalim ng pinakakurap na bansa sa Asia. Noong panahon ng martial law, hanggang sa bago piliting alisin si Marcos ng CIA, ang ekonomiya ng Pilipinas ay sobrang unlad, lalo na sa larangan ng mga sumusunod. Una, ang ating textile industry ay pinatibay ng $120 million mula sa gobyerno sa pamamagitan ng mga makinarya at technical support dito. Ito ay naging matagumpay na industriya at naging exporter pa ng RTW. Ngayon, lahat ito ay wala na. Ikalawa, ang ating lokal na industriya ng sapatos ay pamapailang lang noon panahong ito. Mayroong mahigit 700 na pabrika ng sapatos ang bansa na mayroong mahigit 50,000 mga manggagawa. Noong 1976, ang Pilipinas ay nakapag-export ng 4 milyong pares ng sapatos na nagkakahalaga ng $6 million sa Amerika, Hong Kong, Canada at Australia. Ngayon, unti-unti nang namamatay ang industriyang ito. Ikatlo, ang export ng ating asukal ay umaabot ng 1.2 milyon tonelada kada taon. Ngayon, tayo na ang nag-aangkat ng asukal. Ikaapat, ang ating International Rice Research Institute ay pinapasukan ng iba't ibang mga rice technicians galing ng iba't ibang bansa upang pag-usayin sila sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka at pagtatanim. Tayo ang nagbebenta ng mga palay at bigas sa ibang bansa. Ngayon, ang Pilipinas na ang pinakamalaking umaangkat ng bigas mula sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Kalima, bihira ang mga illegal na droga noon dahil sa ilalim ng Marcos Administration, firing squad ang Chinese drug lord na si Lim Seng sa Luneta at napanood ito ng mga Pilipino sa TV nationwide. Ngayon, sa Pilipinas na niluluto ang shabu at ang iba pang mga illegal drugs. Sa totoo lang, dahil hindi pa nga masustentuhan ang pangangailangan ng 4 na milyong Pilipinong drug addict na unti-unti nang nagkakaroon ng brain damage, nag-aangkat pa ang Pilipinas ng shabu mula sa ibang bansa. Kaya yung mga nagsasabing ang martial law daw ang pinakamatinding bangungot na nangyari sa Pilipinas ay tila walang kaalam-alam na kumakampi sila sa mga drug lords na ito dahil ayaw nilang maulit muli ang panahon kung saan sinusupil ng administrasyon ang paglaga. Salamat na lang talaga at sa tulong ng nagkakaisang puwersa ng sambay ng Pilipino ay nailuklok natin muli ang isa pang Ferdinand Marcos sa palasyo upang magamit na ang mga investment profits ng dating Pangulo na matagal nang nakatenga sa mga bangko at naghihintay na ma-execute para sa kapakanan ng taong bayan. Liwanag sa akin, walang kakulangan sa galing ng Pilipino. Nakakatiyak pati ako na walang imposible sa ating mga pangarap para sa bayan. Nasa dugo natin ang yaman na magbabangon sa atin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.